Week 11, Day 2, dalawang uri ng pamilya. Magandang umaga mga bata! Ayan! So ngayon ay isang magandang umaga sa inyo. Ngayon ay may bago tayong aralin na chak na gugustuhin mo. At inaasahan ko na ikaw ay susunod muli sa aking tuntunin. Pero syempre, bago tayo magsimula sa ating aralin, kinakailangan natin ng gabay ng ating Panginoon yung nandoon sa itaas. So ulit ka na, samahan mo si Teacher Sandy sa ating pagdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawaing aming gagawain. Hilumin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo at panatilihin mo kaming ligtas sa kapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So ayan mga bata, tayo at ikaw ay meron ng gabay ng ating puong may kapal. So ngayon naman ay kailangan naman nating bisingin ang ating mga natutulog na mga dugo sa buong katawan natin. So kailangan natin mag-unat, igalaw ang ating buong katawan para tayo tuluyang gumising, magising, ayan. At syempre, kailangan mong tumayo para sumabay sa aking pagsasayaw. Kailangan sumayo ka para ang ating isip at ang ating buong katawan ay maging maliksi at mabilis kang makapag-isip para sa ating bagong aralin sa araw na ito. Okay, tara na, tumayo ka na! Ayan mga bata, dumaloy na sa ating katawan. Ayan ang mga dugo mula sa paa hanggang ulo. At na-exercise na rin ang ating isipan kasi kasama yan sa kanina ginising natin. So ngayon naman ay inaasahan ko na ikaw ay ready na para sa ating aralin para sa araw na ito. So inaasahan ko na ikaw ay susunod sa ating tuntunin. So ngayon, magsimula na tayo. Handa ka na ba sa bago nating aralin para sa araw na ito? Okay, so ngayong handa ka na, tayo na ay magsimula. Ang
tayo naman ay dumako sa ating balitaan. Ikaw nga ay mag-ulat. Awitin naman natin ngayon ang Awit ng Panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maalaw ba o maulan pagpasok sa eskwelahan? Sabihin mo nga kung ano ang panahon natin ngayong araw na ito. Mga bata, tayo naman ngayon ay magbilang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, dalawampu, dalawamput isa, dalawamput dalawa, dalawamput tatlo, dalawamput apat, dalawamput lima, dalawamput anim, dalawamput pito, dalawamput walo, dalawamput siyam, tatlumpu, tatlumput isa, tatlumput dalawa, tatlumput tatlo, tatlumput apat, tatlumput lima, tatlumput anim, tatlumput pito, tatlumput walo, tatlumput siyam, apat na po, apat na po't isa, apat na po't dalawa, apat na po't tatlo, apat na po't apat, apat na po't lima, apat na po't anim, apat na po't pito, apat na po't walo, apat na po't siyam, limampu. Ayan, mahusay. Alam niyo na kung ano ang tamang bilang ng isa hanggang limampu. Ngayon mga bata, bago tayo tumungo sa ating aralin para sa araw na ito, tayo muna ay magbalik-tanaw o magbalik-aral. Titignan ni teacher kung natatandaan mo pa ang mga nakaraang aralin natin. Anong gagawin? Kuhanin mo ang iyong module at hanapin mo ang pahina na nasa iyong harapan. At anong gagawin natin? Lagyan ng check ang patlang kung ang larawan ay nagpapakita ng tamang pangangalaga sa ating katawan at X naman kung hindi. Bibigyan kita ng 2 minuto para masagutan mo ito dahil madali lamang naman ito kung iyong natandaan pa ang ating aralin. So simulan mo na at maya-maya ay titignan natin ang iyong sagot.
Ngayon mga bata, i-checkan na natin ating gawain. Tignan mo kung tama nga ba ang iyong mga sagot sa sagot ni teacher. Alam ko na nakuha mo lahat ang tamang sagot. At dahil dyan, bibigyan kita ng regalo. Bibigyan kita ng bituin. Ano nga ang ating aralin kahapon mga bata tungkol saan? Tignan nyo ngayon nasa larawan ni teacher. Tama, ito ay tungkol sa pamilya. Ngayong araw ay matututunan natin ang dalawang uri naman ng pamilya ayon sa kanyang kasapi. Tignan ninyo ang dalawang larawan na nasa inyong harapan ngayon. Merong pamilya na meron lamang dalawang anak. At merong pamilya na meron namang limang anak. Dito naman sa sumunod na larawan ay merong pamilya na kasama si Lolo at Lola lamang. At meron namang pamilya na kasama ang mga tito at tita at mga pinsan niya. Meron tayong dalawang uri ng pamilya ayon sa mga kasapi nito. Ang unang pinakita kong larawan sa inyo ay tinatawag nating pamilyang nuklear. Pag sinabi nating pamilyang nuklear, ito ay binubuo lamang ng mga magulang at mga anak. At maaaring ang mga anak ay higit pa sa dalawa, katulad ng pinakita ko sa inyo. At ang ikalawa namang larawan na ipinakita ko ay tinatawag nating pamilyang extended. At ang pamilyang extended ay binubuo ng mga lolo, lola, tito, tita, mga pinsan, nanay, tatay, at ang kanilang mga anak. Ito ang halimbawa ng isang pamilyang nuklear. Sila ay maliit na pamilya lamang dahil sila ay mayroon dalawang anak at ang nanay at ang tatay nila. Ito namang ipinapakita ko sa inyo ay isa pa ring halimbawa ng pamilyang nuklear. Kung titignan ninyo, ang kanilang pamilya ay medyo malaki dahil sila ay mayroong limang anak at si nanay at si tatay. Ngunit ang kanilang pamilya ay kabilang pa rin sa nuclear family o pamilyang nuklear. Bakit? Kasi ang kanilang pamilya ay binubuo lamang ng kanilang magulang at ng kanilang mga anak. Ito naman mga bata ay halimbawa ng pamilyang extended o extended family. Sila ay binubuo ng lolo at lola, mga tito at tita, at mga pinsan. At kasama din ang mga anak at ang kanilang mga magulang. So, ito ay halimbawa ng extended family o pamilyang extended. Dahil marami na ang kanilang pamilya o malaki ang kanilang pamilya. Ito naman mga bata ay isa pang halimbawa ng tinatawag nating pamilyang extended o extended family. Kung titignan ninyo, maliit lamang ang kanilang pamilya. Ngunit bakit siya naging extended family o pamilyang extended? Dahil kasama niya si Lolo at si Lola. Tandaan natin na kapag kasama na sina Lolo at Lola, ito ay kabilang sa extended family o pamilyang extended. Ngayon mga bata ay magpapakita ako sa inyo ng mga larawan.
at sabihin niyo sa akin kung ito ba ay kabilang sa nuclear family o extended family. Handa ka na ba? Simulan na natin. Tingnan mo ang nasa larawan. Ano ito? Saan siya kabilang? Tama, siya ay kabilang sa extended family. Ito naman. Mahusay, tignan nga natin. Tama, ito ay nuclear family. Ito naman. Mahusay. Ito ay extended family o pamilyang extended. Ito namang sumunod. Ano ang pamilyang ito? Lakasan mo nga. Tama, ito ay kabilang pa rin sa pamilyang extended o extended family. Ito namang sumunod na ito. Ano ang masasabi mo? Anong uri ng pamilya kaya ito? Tama, ito ay extended family o pamilyang extended. At ito namang sumunod. Anong pamilya ito o anong uri ng pamilya ito? Sabihin mo nga sa akin. Tama, ito ay nuclear family o pamilya nuclear. Ayan mga bata, alam niyo na ang dalawang uri ng pamilya. Ayon mga bata, para sa ating ikalawang gawain, tukuyin kung ano ang larawan. Isulat ang N kung nuclear family o pamilyang nuclear at letter E naman kung ito ay extended family o pamilyang extended. Kung ikaw ay nakinig kanina, madali mo lamang masasagot ang ating unang gawain. Ikaw ay gagabayan ni nanay at ni tatay para sa ating gawain na ito. At para sa ating takdang aralin, magdikit ng larawan sa bawat mansanas ayon sa hinihinging larawan. So, merong nakalagay sa bawat mansanas sa ibaba nito na pangalan at ilagay mo ang mga hinihingi ng mga ito. At gagamit ka ng gunting at maaari kang masugatan sa paggamit nito. Kaya kailangan ng gabay ni nanay o ni tatay o ng mas nakakatanda sa iyo upang maiwasan natin ang aksidente. Kaya kailangan ng gabay ng mas nakakatanda sa atin. At gagabayan kanila sa paggawa ng ating gawain. Ayan mga bata, alam na natin ngayon, alam mo na ngayon, ang dalawang uri ng pamilya ayon sa mga kasapi nito. Tandaan mo ang nuclear family o pamilyang nuclear at extended family o pamilyang extended. At syempre, dahil ikaw ay nakinig at nakikipagtulungan kay teacher, may regalong muling na ibibigay sa iyo si teacher. Oh, handa ka na ba? Mga bata, ay regalo ko ulit sa iyo. Alam kong inaral mo at inunawa mo ang ating aralin ngayon. Kaya mga bata, ipunin ninyo ang mga star na binibigay sa inyo ni teacher. Kasi, bawat binibigay ko sa inyo ay makakarating sa inyo kapag nagkita tayo. Kaya dapat mag-aral ng mabuti. At kung ikaw ay may natutunan sa araw na ito at pinakita mo naman ang iyong husay sa pagsagot sa ating mga gawain. Dahil yan, si Teacher Sandy ay magpapaalam na. Pero bago yan, syempre tayo muna ay aawit! Magandang handa, tayo uuwi na. Bukas na muli, tayo magkikita. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo. Paalam na.
bukas tayong muli ay magkita-kita para sa ating bagong araling. Oh, 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 oh